So good afternoon again. Our lesson is about right triangle similarity. And diba, tapos na tayo dun sa pag-identify ng mga triangles kung similar ba sila. So this time, right triangle naman. And share ko yung ating whiteboard. Ayan. So when we say right triangle similarity, in a right triangle, an altitude drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse forms two right triangles. So, halimbawa, ito yung ating triangle. And then, we have ABC. So, here is the angle A and then B, C. And then, ito yung ating magiging altitude. Ito from the vertex. Ayan. So, yan yung ating altitude, which is ininame natin siya as D. And mag-form siya dito ng right angle. And then, since nagkaroon tayo ng altitude, nagkaroon tayo ng dalawang triangle. Okay? Nung naglagay tayo ng altitude, nagkaroon tayo ng dalawang triangle that are similar to each other. So, yung ating altitude niyan ay yung CD. Nagigets? So, nung una, meron lang tayong triangle ABC and nung nag-form tayo ng altitude, which is CD, nagkaroon tayo ng right angle. And then, kung papansinin nyo, ito, hindi lang pantay yung aking, ano, nung sa triangle ABC, meron tayong right angle din dito. So, let's have another example. We need to write the similarity statement comparing the three triangle. So, we have itong malaking triangle. Tapos, yung another dalawa, which is yung paghinati natin yan using altitude, magkakaroon pa tayo ng dalawa. Kaya, three triangles kasi yung pinakamalaking triangle is isa. Tapos, itong na-form dito ay dalawa. So, one at saka two, that is three. So, we have J, K, and then yung altitude, L, and then M. So, we have yung right angle, pwede dyan, pwede dito, and pwede rin itong buong to, yung J. Okay? So, pag niname natin yung mga yan, magsimula tayo dun sa pinakamalaki. So, we have J, K, M. Okay? So, we have the triangle J, K, M. And then, similar ito sa another triangle. Yung maliit muna, we have J, ito, we have J, K, R, dito sa right angle, pwedeng, saan yung nagpapa-adjust? Wait lang. Si Julian. So, pwedeng K, L, J, or J, L, K. Okay? Basta nandito sa gitna yung ating M or L. Pwede naman J, L, M or M, L, J. Basta yung right angle yung ating tinitignan. Okay? Next, we have, or kahit naman triangle yan. Basta yung triangle na na-form. It's either, pag ginamit mo na itong malaki, which is JKM, or KJM, MJK, yan. Huwag mo nang gamitin yung, ano, yung tatlong letters na yan. So, dito ka naman, yung maliit. We have JKL, or kaya KLJ, and so on. So, we have similar siya sa triangle, KLJ. Yan. Basta yung tatlong angles, nandyan siya. And then, similar ulit sa another triangle, which is ito, yung nandun yung letters J, M, L, o kaya J, L, M. Ayan. Nagigets? Basta wag, J, L, M. Pag naulit na yung letters na tatlo, equal lang yon. Halimbawa, ito, J, kasama niya K, at saka K, M. Tapos ito, K, kasama niya L, and then J. And then dito, J, L, M. So, walang magkamukha talaga yung tatlong letters. Di ba? Hindi pwedeng halimbawa, meron ka ng J, K, M, tapos sinabi mo pa, similar siya sa M, K, J, o kaya J, K, M. Hindi. Dapat, isang triangle na malaki, tapos itong isang maliit na ito, and then yung isang pangalawang malaki. Nagigets? Kung paano natin i-determine yung mga triangles na na-form. Okay? Next, we have the corollary. So, two corollaries itong mga to. Bakit corollaries? So, dito, corollary to. Doon sa book, corollary nakalagay. No? Corollary dapat. Corollary. O, yun.
So first corollary, we have the length of the altitude of to the hypotenuse of a right triangle is the geometric mean of the lengths of the two segments of the hypotenuse. Later on, sasabihin natin yung mga formula. And then the corollary two, we have the length of a leg of a right triangle is the geometric mean of the lengths of the hypotenuse and the segment of the hypotenuse adjacent to that leg. Ito yan, yung sinasabi niya. So halimbawa, ito yung ating big triangle. And then meron tayong right angle dito. And then since magkakaroon tayo ng altitude, ito yan. Yung from the vertex here and then yung dito sa leg, long leg or yung hypotenuse natin. Okay? So we named this triangle as A, B, C. And then nung nagkaroon tayo ng altitude, niname natin siya as D. Ayan. So, ano yung mga right angle natin? We have right angle C and then si D. Okay? Yan. Right angle yung mga yan. And then, ngayon, since niname natin yung mga legs nila. So, dito, we named it as A and then dito X and then dito Y. And yung buo, pinagsamang X and Y, that is C. And then dito, we have B. Okay? So, ay yung altitude natin. We have H. So, ngayon, identify lang natin. Yung meron kasi sa triangle, yung tinatawag nating hypotenuse, yung adjacent, at saka yung opposite. Okay? Halimbawa, meron tayo ditong right triangle. And then, ito yung ating right angle. Kung ano yung tinuturo or yung opposite ng right angle, yun yung tinatawag nating or yung longest side, longest leg, yan yung tinatawag nating hypotenuse. Okay? And then, eto, halimbawa, we have here the triangle ABC. Ayan. So, kunwari, ang angle na kinukuha mo ay si angle A. Kung ano yung opposite ng angle A, ayan, automatic siya yung ating opposite or yung O. Tapos, yung sa between the right angle and yung mismong angle A, siya yung magiging adjacent natin. Okay? O, halimbawa naman, si angle B yung gusto mong kuhanin. Ito yung right angle, always yan. Yung right angle, yun yung parang nag-form ng letter L. Okay? So, halimbawa, right angle ito, ang kanyang opposite ay siya ang hypotenuse. Tandaan, ang opposite ng right angle, always hypotenuse. Or wag kayong malilito, yun yung pinaka mahabang leg. Okay? And then, halimbawa, si angle B ang kinukuha mo. Malamang, yung opposite ng angle B, siya si O. Ayan. Kung papansin mo kanina, nung angle A, yung opposite niya is nandito sa baba. Pero this time, since si B, kung ano yung opposite ng B, siya yung O or yung opposite. And then, yung pagitan ng angle B and then yung right angle, siya yung magiging adjacent. Ayan. Nakita niyo yung difference? Halimbawa, ibang position naman ng right triangle. Ayan naman siya. Malamang andito yung ating right angle. At ito yung ating hypotenuse. Tapos halimbawa, nandito yung angle natin. Yung opposite niya is nandito. And then yung pagitan ng right angle and then yung angle mismo, siya yung magiging adjacent. Nakuha kung paano mag-identify ng mga opposite, adjacent, and hypotenuse? Nakuha? Yes po. Okay. So now, erase ko lang yung mga binigay kong additional information sa inyo. Ngayon, we have this one, yung sa triangle kanina. Ayan. Ngayon, meron tayong ginagamit na formula. So, halimbawa, ito yung ating h squared. Always ito. So, kukunin natin yung kanyang, ito yung leg. We have, yung sa hypotenuse, ito yung hypotenuse natin. So, we have x and y. So, that's why h squared is equal to xy. Paano naman kapag ito yung ating basihan. So, we have a squared. And then, kukunin natin yung, di ba ito yung a natin? So, yung kanyang leg dito, which is si x, kukunin natin. And then, yung kabuuan ng hypotenuse, which is si c. Tama? Yung buong ito. Ito yung nilagyan kong bracket. That is c. Pero, since ito yung a natin, ano yung leg niya? We have x. Ito yon. And then, pagsamahin mo lang yung kabuuan, which is C. And then, kapag naman si B, ito si B, ano yung leg niya dito?
we have si y, tama? So we have b squared and then yung y at yung kabuuan, which is si c. Again, kapag si a, x yung kasama niya. Kapag si b, y yung kasama niya. Pero kapag h, x and y. Nagets? Opo. Okay. Opo. Ngayon, kuhanin naman natin yung mga, bigyan naman natin sila ng mga values. Okay? So, we have to find the value of x, y, and z in this given triangle. Ayan. So, andito ulit yung ating right angle and then magkakaroon tayo ng altitude. Magkaka-form, ma-form ulit yung right angle. So, we name it, sabi natin ABC din and then D. And meron tayong dito, sige, iname ko na lang siya. Diyan kasi sa book wala siyang in-specify na name. So, halimbawa dito sa line BC, we have 12. And then si line BD, we have 4. And then dito sa ating kabuuan, from here D and then A, missing siya, okay? So, X yan. And then yung ating altitude, we have Y. And yung ating CA or AC, we have Z. Okay? Ngayon, kailangan nating hanapin yung value ni X, Z, and Y. So, gagamitin natin itong tatlong to. Okay? So, first is yung ating H dito. Ito yung H. So, ano yung letter niya dito? We have Y, tama? Gagamitin natin muna yung h squared equals xy. So, asan yung h natin dito sa figure na ito? Di ba? Y siya. So, we have y squared. Para nagsasubstitute ka lang. And then, nasan yung ating x? O, ito yon. We have 4. Okay? And then, nasan yung ating y? Ito yon, which is yung missing. So, we have x. And then, dun naman sa a squared equals xc. Nasan yung ating a? Ito yon. So, 12 siya dito. Kaya we have 12 squared equals yung x natin. Ito yon. We have 4. Nakakasunod kayo? Nakakasunod? Sinasubstitute lang natin sila. And then, nasan yung ating C, yung kabuuan? Diba? Yung 4 and x. So, pag kabuuan, pag add mo lang sila, we have 4 and x or x plus 4. Okay lang. Next. We have, dito naman sa ating b squared equals yc. Nasaan yung ating b? Ito yon, which is si z. So, we have z squared equals yung y natin. Ito yon. We have x. And then, yung ating c, yung kamukha nito, we have x plus 4. And then, isolve muna natin sila. Itong mga naka-parenthesis. We have 12 squared. 12 squared, that means 12 times 12. Okay? So, 12 times 12, that is 144 equals, o, anong gagamitin natin ano dito? Method. We have the distribution or distributive property. O, 4 times x, that is 4x. And then, 4 times 4, we have 16. And then, combining like terms, okay? So, si 16, lilipat siya, magiging negative. So, we have 144 minus 16. Equals 4x. Nakikita pa ba yung part na to? Okay. Opo. So, solve nyo sa calculator nyo. We have 144 minus 16. What will you get? What will you get in solving using calculator? We have 128. And then, we have 4x. So, for us to get the value of x, we need to divide both sides by 4. And then, makakancel itong 4. So, natira is x. And 128 divided by 4. That is the value of x. So, will you divide 128 divided by 4? So, when you divide 128 by 4, that is equal to? That is equal to? Oh, yes, bien. 32 po. 32. Very good. So, ibig sabihin, meron na tayong value ni x, which is 32. O, isulat ko lang dito. X is equal to 32. O, erase ko na yung pinag-solve natin, ha? Next. Dito naman sa z squared. Isolve natin siya. So, ngayon,
si z squared, kakopy lang natin. Dito ko na lang susulat. So, we have z squared equals, so x times x, we have x squared positive. X squared. Or, pwede rin naman natin direct na, since meron tayong value ng x, pwede naman natin siyang isolve directly. Okay? Kung gusto mong i-substitute na yung value ng x, since nakakuha na tayo ng x. X squared siya, or pwede naman natin siyang i-substitute na. Okay? So, pag inano natin yan, si x is 32, and then we have another 32 plus 4. And 32 plus 4 is equal to ilan? 32 plus 4 is 36. And 36 times 32, what will you get? 32 times 36, pa-solve sa calculator. 1,152 po. 1,152. Very good. And paano kaya natin matatanggal itong square? Ito, yung exponent na 2. Sino nakakaalala? Extracting the root po, teacher. Extracting the root. So, maglalagay tayo ng square root and then cancel, cancel. So, we have z equals. So, sa calculator, pwede nyong kunin ang square root of 1,152. So, kunin natin. And, ang nakuha nating value is 32 or 33.94. Same ba kayo, same ba tayo na nakuha? Kasi masyado na siyang malaki para kunin natin yung mga factor na merong value kapag kinuha natin yung kanyang root. Okay? So, sa book, ang nakalagay is, wait lang, erase ko lang. 24 square root of 2. So, kapag kinuha natin ang 24 square root of 2, same lang naman ang value, which is 33.94. So, okay na yan. Kasi yung sa book ang ginawa nila, kinuha muna nila yung factor ng 1,152. Okay? Okay na ba tayo dito? So, we have the value of z, which is 33.94. And last na lang, kunin na lang natin yung ating y. Y na lang ang nawawala. So, in solving for the value of y, ito yung gagamitin natin, di ba? So, we have yung y squared equals 4 times x, which is our x, 32 yan. And then y squared equals 4 times 32, what will you get? 128. Very good. And extracting the root again. So, kukunin natin yung square root ng 128. O, anong makukuha nyo? Square root of 128? That is 11.31. Pero yung sa book, ang nakalagay dyan is, kinuha ulit nila yung factor, ang nakalagay dyan is 8 square root of 2. Kung kukunin nyo yung value ng 8 square root of 2, that is 11.31. So, same lang sila. So, ngayon, nakuha na natin yung value ng tatlo. Kasi yun naman yung target natin. Ang makuha yung value ng x, y, and z. So, ngayon, ito na yung mga values. So, x is equal to 32, yung y 11.31, and then z 33.94. May questions ba dito sa example na to? Teacher? Yes? Yun po dun sa 12 squared, teacher. Kaya po hindi na po nag-extract ng root dun kasi po nag-combined like terms ng both tayo. Saan dito? Opo. Kasi na 12 squared, that is 144. Tapos, ito naman distribution, 4x plus 16, and then combining like terms, ayan. Kasi wala na siyang ano, yung mismong, kapag yung mismong kinukuha nating variable, ang naka-square, hindi siya pwede. Kailangan nating extract yung root. Pero kasi dito, may value na siya. Okay? May question pa about dito sa example na to? May example pa ba sa, ano? Ay, may question pa ba sa example na to? Wala na po. Okay. Ngayon, mag-proceed tayo dito sa Pythagorean theorem. So, ano nga ba yung sinasabi ng Pythagorean theorem? So, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the legs. Halimbawa, ito, yung triangle, ay, wait lang. Halimbawa, itong triangle na ito, right triangle siya, di ba? And then, nung
magkaroon ulit ng altitude, right triangle. So, ibig sabihin lang niya, nang sinasabi niya sa Pythagorean theorem, yung, ano daw, yung right triangle ng isa is, square ng right triangle is equal dun sa sum of the square ng dalawang leg. Okay? So, that is C squared equals A squared plus B squared. Kung gusto nyo malaman yung proof, ayan yung sa page 260, kung paano lang na-derive yung C squared equals A squared plus B squared. Okay? So, ayan lang naman yung sa proving. Pero, since ang pag-uusapan lang naman natin yung sa Pythagorean theorem, magsasolve lang naman tayo ng mga problems na kung saan related or involved yung ating Pythagorean theorem. So, dito sa example number 3, madali lang siya kasi ang kailangan mo lang gawin is to substitute the value of A, B, and C to the formula, which is the Pythagorean theorem. So, for example, dito sa ating table, di ba meron tayong A, B, and then C. So, sa number 1, ang value ni A is 7. And then, value ni B is 24. And then, yung C natin ay nawawala. So, we have X. Ngayon, para mahanap natin yung value ni X using this formula or use this formula. So, we have C, yung C natin ay X, and then squared equals. Huwag kinakalimutan yung exponent. Okay? So, yung A natin, which is 7, squared ulit, plus yung B natin, we have 24 squared. Okay? And X squared is equal to 7 squared, that is 7 times 7 or 49. And then, dito sa ating 24, 24 times 24 or 24 squared, pa-solve? 576. And then, kailangan nating i-add dito. So, 576 plus 49. That will give you ilan? Plus 49, 625. Tama? Okay, tama? Okay. So, ayan, extracting the roots. So, cancel, cancel. Kunin natin yung square root ng 625. And that is whole number which is equal to 25. Therefore, ang value ni X dito ay 25. Okay? Next, dun sa ating example number 2, ang value ni A ay X or yung missing. And then yung B, we have 20. And C, we have 29. So, i-substitute lang ulit natin sila dun sa formula. So, yung C natin ay 29. Ito yung sinasabi ni Krisha kanina kung ano yung gagawin natin kapag ganito. So, we have 29. Tapos yung A natin dito ay X. Then yung squared plus yung B natin ay 20. Then squared. Ayan. So, kapag number lang siya, i-solve mo siya. So, 29 squared, ilan? 29 squared? 841 po. Ha? 800? 841 po. 41. Okay. And then, copy X squared. So, yung 20 squared, that is 400. So, combining like terms. Ayan. So, lilipat si 400, magiging negative 400. And, 841 minus, 841 minus 400 equals X squared. And 841 minus 400, that is 441. Sabihin nyo na lang kapag may error ako. And then X squared. So, extracting the roots. Ano yung value ng square root of 441? Square root of 441, we have 21. Okay? So, ibig sabihin, ang value dito ni X or yung ating A is 21. And last example, we have yung ating A. Erase ko na ito, okay? Kasi malaking space ang kailangan dito. Erase ko na sila. So, dito naman, ang ating given sa A is X plus 1. And then yung ating B ay X plus 8. And then yung ating C ay 17. So, using the formula, C squared equals A squared plus B squared. Ang C natin ay 17. So, we have the exponent 2. And then, yung A natin ay X plus 1 squared. Don't forget to put parentheses. Plus,
Yung ating B, we have x plus 8. Kasi kapag di ka naglagay ng parenthesis, akala mo yung 2, ay yung squared, dito lang siya sa 8, okay? Kaya maglagay tayo ng parenthesis. And then 17 squared, solve. We have 289. Yes, 289. And then dito, since ito ay naka-square, yung ano siya eh, di ba, binomial, ang kailangan mong gawin is ihiwalay yan. So, x plus 1, dalawa daw x plus 1. So, gagamitin natin dito ay FOIL method. X, yung first term, we have x times x, x squared. And then yung outer, we have x times 1, that is x. And then yung inner, 1 times x, that is also x. So, x plus x, that is 2x, dalawang x. Tama? Kasi addition yan. And then yung last term, we have 1 times 1, that is 1. So, we have here, x squared plus 2x plus 1. Sabihin kapag hindi nakakasunod, ha? Erase ko lang ito. And then, yung pangalawa naman, x plus 8. So, ganun din. X plus 8, dalawa. And then, using FOIL method, so we have the first term, x times x, so we have x squared. And then, yung outer, we have x times 8, that is 8x. And then, yung inner, 8 times x, another 8x. So, 8x plus 8x, that is 16x. And then, last term, we have 8 times 8, that is 64. So, we have here x squared plus 16x plus 24. And then, we need to combine like terms, okay? 64 po, teacher. Ay, sorry, 24 yung nasulat ko. Thank you. Yan, yun kasi iba yung nasulat ko sa nasasabi ko. Plus 64. Okay? And ngayon, combining like terms, yung parehong x, may exponent na 2, pagsamahin. So, we have dito 289. Sana hindi mag-end yung meeting nang hindi tayo natatapos. So, meron tayong exponent na 2 dito. Meron din dyan. So, automatic may invisible silang constant na 1, di ba? So, 1 plus 1, that is 2. Ibig sabihin, dalawang x squared ang meron tayo. And then, yung may x lang, we have 2x and then 16x. So, pag sinama, we have 18x. And then, ito, yung constant, we have 1 and 64. Pag pinagsama, we have 65. Nasundan? And ngayon, kailangan natin i-factor. Ito. Ay, tama ba? 60. Bakit dito? Tama naman, no? Na 65. Ayan. Ngayon, kailangan natin since meron pa tayong 289 dito, kailangan natin i-transpose. Okay? So, magiging 2x squared plus 18x plus 65. Pag nilipat si positive 289, magiging negative 289. And since combining like terms, meron tayo ditong dalawa. We have 65 and negative 289. Kapag sinubtract yan, kasi different sign, 289 minus 65, what will you get? 289 minus 65, we have 224. And susundan natin yung sign na may pinakamalaking number at ang may pinakamalaking number dyan ay si negative 289. Okay? That is why negative 224. And since, kung papansin ninyo, may kasamang number itong x squared. So, ang gagawin natin, kung papansin ninyo din, na even number silang lahat, i-divide natin yan sa 2 para mawala na yung kasama ni x. Okay? So, magiging x squared na lang. Tapos yung 18 divided by 2, 9 na lang siya. And then yung x. And then 224 divided by 2, that is negative 112. Okay? And factor natin itong x squared plus 9x minus 11. So, para mas madali, ito yung kanilang factor. Yung x, hiwalay mo sila. X. And then yung factor ng 112 na kung saan kapag sinubtract, is makukuha natin ay positive 9. So, that is 7 and 16. Pag pinag-multiply yung 7 and 16, that is 112. And since positive dapat ang 9, dapat yung mas malaki yung positive. So, mas malaki si 16 kay 7, kaya positive si 16. Kapag sinolve natin yan using FOIL method, ito yung makukuha natin. And then, para makuha natin yung ano, we have to equate sa 0. So, we have x minus 7 equals 0. Kapag tinranspose natin si negative 7, magiging positive 7. So, we have x equals 7. Yung kabila naman, x plus 16
equals 0. Kapag tinranspose natin si positive 16, magiging negative 16. So we have x is equal to negative 16. Okay? Naintindihan? Diyan sa book, yung 7 lang yung kinuha nila. Pero dalawa yan. 7 and negative 16. May question pa? May question ba dito? Wala po. Okay. So, that ends our meeting for today. Dun sa mga naguguluhan pa, isend ko na lang ulit yung ating video kasi may mga na-late sa inyo. Okay? And remind ko lang ulit yung mga may missing requirements pa. Huwag nyo hintayin na matapos yung fourth quarter nang wala kayong grades kasi magsasummer kayo. Okay?